gusto mo mag-vlog, pero hindi ka naman makalabas ng bahay. O baka naman, hindi mo lang talaga trip na maglalabas ng bahay. Or maybe, nagsisimula ka pa lang sa larangan ng pag-YouTube at gusto mong malaman kung para sa iyo ba ang pag-vlog kasi hiling mong mag-edit ng videos. Pero ayun nga, gusto mo mag-vlog at sadyang di ka lang makalabas ng bahay dahil sa tatamad-tamad ka lang. O baka naman nahihiya ka lang. Ako din eh. Kamusta sa mga kaututang dila natin dyan? Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi kung saang lupalupan kayo ng daigdig naroon ngayon. Nandito na naman po at nagbabalik ang inyong nag-iisang kaututang dila, MIDGE, para sa isa na namang video. So please, samahan nyo ako, okay? Usually, pag sinabi natin na studio, ito yung tipo ng lugar na kung saan nakasetup ang mga gamit mo. May it be for music or video recording. At kalimitan, napaka-spacious ng lugar na to. No? And lalo na kung ang studio mo is nagki-cater sa mga malalaking projects like photoshoot or you know billboard ads, TV commercial, or yung mga video na nangangailangan ng CGI or computer-generated imagery. Pero, since vlogging lang naman ang pakay mo, hindi mo na kailangan ng sobrang laking studio. Ang gagawin mo lang is maglibot-libot ka sa loob ng bahay nyo or maybe sa labas ng bahay mo, sa loob ng bakuran mo. And tingin ka ng lugar kung saan ka pwedeng mag-set up ng iyong studio para doon ka mag-record ng mga vlogs mo. Sa pamimili ng lugar, kailangan nating i-consider ang mga bagay na ito, okay? So first is light source or pinanggagalingan ng ilaw. Secondly is yung location size o yung laki, lawak ng gagawin mong studio. Third is equipment or yung mga kailangan mong gamit na kung saan yun ang ilalagay mo doon sa studio mo. So pag studio kasi laging ganun at ganun lang ang setup mo. So ang nag-iiba lang is yung either content mo, nag-iiba yung pinag-uusapan, but mainly yung setup mo is ganun pa rin. Or at least hindi ka na ayos ng ayos. Okay? So nakaano lang siya, nakatenga na yung mga setup mo na ganun. And lastly, of course, kailangan din nating i-consider is yung noise interference o yung tinatawag natin sa Tagalog na mga istorbo, yung mga maingay. Oh, magte-take na tayo. Lights. Camera. Oh, wala na maingay. Action. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit yung kapag mayroong mga shooting, halimbawa nakapunod ka na shooting, ang laging isinisigaw ng mga director unang-una lights. Kasi ang ilaw ang isa sa pinaka-importanting elemento kapag naggumagawa ka ng video. Okay? Bakit? Kasi dahil gumagamit ka ng camera, syempre natural lang na kailangan ng camera mo makasagap o makakita ng tamang ilaw na tumatama dun sa subject mo na isasama mo sa vlog mo. So, kailangan ng lente 'yon ng tamang ilaw. Para sa ganun, maganda rin ang kalalabasan or malinaw ang kalalabasan ng mga kuha mo. Kuha mo? Isipin nyo na lang. Halimbawa, yung mga mata natin, okay? Yung mga mata natin, ano ba ang kailangan ng mga mata natin para makakita ng maayos? Siyempre, unang-una, kailangan nakadilat ka. Pangalawa, kailangan merong liwanag, okay? Kasi alam naman natin na kapag madilim, wala kang makikita. Tulad dito, wala akong nakikita.
meron konti, pero parang silhouette lang. Pero totally, wala akong nakikita. Siyempre, kapag ka ikaw yung tipo ng vlogger na hindi talaga naaayon, okay, hindi naaayon sa schedule mo ang maglalabas ng bahay or gumala-gala para makagawa ng content, eh, since ang pinag-uusapan nga natin ay studio vlogging, eh, kailangan magaling kang mamili ng location na dapat mong gamitin para sa iyong studio. Pinakamaganda or pinaka-importante na dapat mo rin i-consider is yung location na pipiliin mo, mas okay siya or mas okay siya kung meron tinatawag natin na natural lighting, okay? Nang sa ganun, mas makakatipid ka sa ilaw, okay? Makakatipid ka sa ilaw, makakatipid ka sa kuryente, makakatipid ka sa oras dahil i-on mo lang yung camera mo, mag-shoot ka lang pag may available pa na liwanag or natural lighting, tapos, yun na yun. Maliban sa location, kailangan mo ding i-consider yung klase ng gamit na meron ka. Halimbawa, ikaw yung tipo ng vlogger na nagsisimula pa lang, okay? Siyempre, hindi ka naman kagad merong magandang klaseng camera, alright? So usually, ang gagamitin mo cellphone. Alright? So para mas maganda ang feed ng mga shots mo gamit ang cellphone mo, kailangan maganda rin ang ilaw or ang lighting mo. Okay? Yan ang laging mong tatandaan. Kapag ang camera mo hindi high-end, mas maganda, meron kang magandang lighting. Or mag-invest ka sa magandang lighting. Hindi naman totally kailangang mahal yung lighting mo. Kailangan lang niya ay maliwanag. Okay? Maliwanag dapat ang iyong ilaw. Nang sa ganun, mas maganda ang bato ng liwanag from your subject going to your lens. Alright? Siyempre, kapag studio type ang iyong vlogging or studio setup ang iyong vlogging, isa sa pinaka-importanting kailangan mong i-consider is yung unexpected noise. Dahil, halimbawa, nakapili ka na ng magandang spot, hindi mo alam yung napili mo palang location ng iyong studio sa loob ng iyong bahay, eh, malapit sa kalsada. So, technically, kapag may dumaan magtataho at sumigaw siya ng taho, dinig sa video mo. Kapag may dumaan na magbabalot, ganun din. At pag may dumaan na kuliling, ice cream na may kuliling, at saka nang natitinda ng binatog na may bating ping, sure na sure yan. Dinig na dinig yan sa video mo. Lalo na kung may mga nagko-construction, nagpopok-pok, nagsisigaw, nag-aaway ng kapitbahay, yan, dinig na dinig yan. So, it's up to you kung paano mo gagamitin yung unexpected noise na iyon. It's either tatahimik ka muna habang nag-record ka at palalagpasin mo muna siya, or pwede mo siyang gamitin as part ng video mo, like you can use it as memes, or maybe you can use it as transition para mapakinabangan mo din yung ingay na iyon. Lalo na kapag medyo nakakatawa or humorous yung klase ng ingay na nasagap ng iyong camera. O siguro pagka nakakatawa siya, mag-react ka na lang din or mag-adlib ka na lang din ng medyo nakakatawa para talagang pwede mo siyang gawing transition. So ang magiging transition ay ikaw mismo. So ganun ang pwede mong gawin kapag may mga natural unexpected noise or interference sa iyong paligid. Okay, so that is it for this video, mga kaututang dila. And I do hope na meron na naman kayong natutunan sa ating video for today. And yun na nga. So kung kayo yung mga tipo ng vlogger na hindi, or kayo yung mga tipo ng vlogger na nagsisimula pa lang and hindi nyo pa afford na maglalabas ng bahay, and gusto nyo talagang simula na pag-vlog, eh pwede kayong gumawa ng vlog sa loob lang ng bahay nyo. Just making sure na meron kayong space for your mini studio na setup. Okay? And also, syempre, kapag puro ganun lang yung, kapag lagi ka lang nasa bahay, depending ngayon yung vlog mo sa mga content mo. Kung ano yung mga magiging topic mo, kung ano yung mga mapag-uusapan mo, katulad nito. Yan. Okay? So again, that is it for this video. I do hope you like the video. And sana may natutunan kayo. And once again, this has been yours truly, MIDGE. Until next time.
Peace.